Okay, may gagawin ulit tayo dito, pinapagawa sa atin ng ating mga customer. Ito ay electric pan na desk pan. At ang brand nito ay ayan. Ano bang basa diyan? Tag Mama. Okay? So malaki ito. Na medyo malaki ito na electric pan. So ang binanggit na may-ari sa atin ito ay pumutok. May pumutok sa bandang motor. Dito may pumutok daw sa loob. Nung pumutok, so tumigil na siya. At natakot sila, hindi na nila ginamit. So tama naman 'yun, pag kami pumutok na ganoon, hindi na dapat gamitin. Ngayon, alamin natin kung bakit pumutok. Saan pumutok? I-troubleshoot natin at paano natin ito mare-repair. So ang una, hindi natin ito isasaksak sa plug. Hindi natin isasaksak sa plug kasi delikado nga. Ang gagawin natin, gagamitan natin ng tester. So gamitin natin ng tester. So gamitan natin ng tester para alaman natin. Una natin gamitin ay turuan ko kayo kung paano pagtitest pagka digital at pagkatapos ay analog. So unahin natin yung digital, ano. So sa pagtitest ng digital para malaman natin kung okay siya o hindi. Ilalagay nyo sa ano, sa continuity dito sa mga key na yan, okay, yung may ano na ohms, ayun o, dyan yung ilalagay sa key. Ang ginagamit ko ay 20k sa digital. Tapos lagyan na lang natin yung magkabilang probe o wire probe dito sa magkabila. Tapos i-switch natin yung 1, yung low, tingnan natin kung magre-reading. Pero kung pansin nyo, walang reading. Sa 2, wala rin. Dapat nagre-reading yan. Sa 3, dapat nagre-reading yan. Dapat nagre-reading yan ng ganyan, oh. Yan, dapat may reading siya ng mga number. Pero ibig sabihin yan, may sira. So, mayroong linya na sira. Kaya hindi nakakalating ang kuryente doon sa motor ng electric pan. Dahil nga may pumutok. Okay, so dito naman sa analog tester ko, no? Lagay nyo rin sa ano, nabawa na ka-off siya, lagay nyo dito sa continuity din, dito sa times 1, times 10, times 100, 1K. Pero ang ginagamit ko ay times 1, pwede rin times 10, times 100. Ngayon, ang gagawin nyo, dapat papalo siya ng sagat, ganun, no? Okay, dapat papalo yun ng sagat pagka nag-switch tayo ng 1, 2, 3. So, ilagay natin itong wire sa magkabilang linya ng plug. Subukan natin kung papalo siya hanggang doon. Wala, oh. Diba? 2, wala din. 3, wala din. So, ibig sabihin, may sira talaga kaya may inapektuhan, may pumutok kasi. So, alamin natin kung bakit ilang linya yung nasira, nadamay dahil dun sa pagputok. Para malaman, pupunta tayo dito sa likuran. Dito. Punta tayo dito. Para malaman natin. Punta tayo dito. Okay. Tanggalin natin ito. Ayan. Punta tayo sa switch. Okay, dyan sa switch. Ito na natin malalaman kung ano yung sira. Ilan yung nadamay na linya na nasira. At kung paano re-remove dyan. Ito, troubleshooting ito. So ilagay ulit ninyo doon sa continuity sa 20k, dapat mag-reading siya. So ito yung 1, 2, 3 nya. 1 yung low, ito low, medium, high, 1, 2, 3. Ito namang isang ito, itong isang linya, ito yung katapat nung switch na off o neutral off. Pag nag-off kayo, palimbawa nag- excuse us, 1 kayo, i-off nyo. Itong linya nakatapat ng off, nakarugtong dito sa isang linya ng plug. Yung isang linya namang ng plug, nakarugtong yan dito sa linya na hindi dumadaan ng switch, papunta na doon sa may motor, yung tinatawag na common. Okay? So alamin natin, ito yung common nya, ito. Nakarugtong ito dito sa isang ano, sa plug. Tingnan natin yung ano, linya. Itong 3, tinan nyo yung dapat mag-reading siya. 3 at 2.
Okay, nakita niya nag-reading siya. So okay ang linya ng 3 at 2. So hindi siya naapektuhan. Gawin natin 3 at 1. So walang linya sa 3 at 1. So itong 1 maaaring walang linya. Tapos itong 2 at 1 wala ring linya. So sabihin itong 2 at 3 okay. Walang problema sa linya 2 at 3 sa medyo matahay. Dito tayo nagka-problema. Nasira ito. Itong 1, yung linya papunta doon sa motor. Ngayon, tingnan naman natin yung common. Dapat may linya ito. Try natin. 3, papuntang common. Okay. So, wala. Walang linya. Yung 3, papuntang common. Wala, oh. Sa 3. So, naapektuhan din yung common na wire. Yung common na wire, doon naka, ano yung thermal fuse. Naapektuhan din. So, maaaring ang nangyari, pagputok ng thermal fuse, dahil overheat, sobrang init, sabi, magdamag, magapon ginagamit. Pagputok niya, naapektuhan din yung one. So, ang ibig sabihin yan, di na tayo pwedeng mag-bypass o magpalit ng fuse para maging okay. Kasi nadamay itong one, sira din yung one. So, maraming linya na nasira. Okay, so, ang gagawin natin, bubuksan natin yung motor, tignan natin kung may sunog doon. Tignan natin kung may nasunog doon. Buksan natin yung motor. So, ang gagawin natin, kakalasin natin ito. Kakalasin natin yung motor. So, tayo lang natin ulit para makalas natin. Kabalik lang, tapos layo natin. Okay, so kalasin ko lang. Kalasin ko. Buksan natin. Tanggalin natin yung motor. Tingnan natin kung may sunog sa loob. So, tignan nyo nyo, napakadumi. Napakarumi nya. Ayan o, napakarumi o. Tignan nyo nyo. So, linisin natin. Bago pa ito. Street pan na ito. So, linisin natin. Ayan. Okay, ayan. So, tanggalin ngayon natin yung motor. Lagay natin sa lamesa. So, check natin na mabuti kung may nasunog ba ron o wala. Okay. Subscribe kayo sa channel ko para dumami naman yung subscriber ko. Paki-like din ninyo at paki-share para marami ang makapanood at makinabang. So, ang gagawin natin, may wire dito. Puputulin na natin yan. Puputol tayo rito ng wire para mabuksan natin. Tingnan natin mabuti kung may problema. Okay, yan. Tapos dito. Tingnan natin dito kasi walang kaalasan dito. Wala siyang kaalasan dito. Mahirap magkalas kasi dito sa ilalim, napakahigpit. Yung dito, napakahigpit yung screw niyan. Hindi basta ka. Kaya dito na lang para madali. Okay, yeah. Subutin lang natin. Okay, yun na. Ayun, gawin natin dyan. Kalasin natin din yung motor. Tulin natin dito sa may capacitor. Maya, tignan din natin yung capacitor kung may problema. Ayan.
Palakpakan natin. Tingnan natin kung maluwag lang ang screw nito. Minsan kasi mahigpit. So, pukpukin muna natin mga screw. Para medyo tanggal yung kapit niya. Sana maluwag to. Yeah, okay naman. Naluwag naman. So yung shop ko ay malapit tabing karsada, kaya maingay. Maraming mga nagtadaan na ano, mga tao sa sasakyan, saka naglalaro mga bata. So yung audio ko, kaya medyo maingay yung audio ko. Tapos hindi ko na ini-edit ito, yung audio ko. Ano yung papakinggan yung audio sa background, maririnig nyo. Hindi edited ang video nito, ang audio nito. Okay, so maigpit. May mga score talaga, lalo pag hindi pa nabubuksan. Maigpit. Pero buti, nakakalas natin. So yan. Yung mga video ko minsan mahahaba talaga kasi detalyado. Ito kong pakita sa inyo ng detalyado. Pagka nag-aaral kayo ng ganito, kailangan detalyado. Hindi yung mabilis nga yung, pero di nyo naman nakikita ng lahat ng detalye. At, gumagawa talaga ako na electric pan. May mga gamit ako. Ayan. Gawin natin. Tanggalin natin para makakita natin kung may sunog o wala sa loob. Ano ba yung pumutok na yun? Kasi may pumuputok talaga minsan. Nakakatakot yun. Okay. Dito na dito yung mahalagang bahagi ng motor, yung kanyang stator. Stator, ang tawag dito, stator, yung buong ganito. Linisan natin para makita natin mabuti kung ano ang naging problema. Okay ito. So bago pa, kaya nagtataka tayo. Tingnan natin kung may sunog. Mukhang wala naman. Wala tayo makita ang sunog dito. Ito ba yun? So medyo may kaunting ano dito. Ito, kaunting sunog. Ayan o, kita nyo? Konting sunog dito. So maaaring ito yung isa. Pero hindi po putok ng ganyan lang yan. Tingnan natin yung ano nito. Yung thermal fuse. So palagi ko sira thermal fuse niya kasi walang linya. Hanapin natin yung thermal fuse. Tapos sukatin natin. Try natin i-tester. Ayan. Ang thermal fuse nito ay ito, nakabalot. Ito. So nandito ang thermal fuse nito. Para magkaroon kayo ng idea. Hinihinala ko itong thermal fuse nito ang pumutok. Kaya narinig ng, tanggalin natin yan, nakalinya siya. Isang linya ng kapasitor. Pag ganun siya, papuntang linya ng papuntang common, papuntang plug. Isang linya ng plug. Tuloy natin. Tapos tanggalin natin itong balot. Ayan, balot. Okay, ito. Palagay ko ito ang sira. Itong thermal fuse na ito. So ito yung thermal fuse na. Subukan natin na testerin kung sira siya. Kasi hinihinala ko yun. Lagay natin sa 1. Lagay natin, tester natin, no? Kabilang times 1. Dapat papalo siya. Sagad. Tingnan natin kung sira o hindi. So, hindi sira thermal fuse. So, hindi ito ang pumutok. O yan, no? Palo siya. Bukan natin sa ano, sa digital. Tingnan natin sa digital kasi minsan
Subukan natin sa digital. Yun din sa continuity. 20K, lagay nyo. Subukan natin. Dapat mag-reading yan. So, nag-reading naman siya. Okay. Walang problema sa thermal fuse. So, ibig sabihin, itong counting sunog na ito, sana ba? Ayan o, counting sunog o. Halos, pakita ko sa inyo. Halos nasunog yung ano niya o. O, sunog. Tapos yan o, yung kulay na yan, maitim na yan. Yan yung pumutok. So, dahil siguro sa overheat, sobrang overheat nitong sobrang init, maghapon magdamag ginagamit. Pag init niya, hindi nasira yung thermal fuse. Hindi nasira yung thermal fuse. Hindi nag-off, hindi nag-cut, hindi nasira ng kanya. Sa sobrang init, ito na lang bumigay yung kanyang mga maliliit na copper wire, yung coil na tinatawag. Yan, pumutok yan. Sigod, yung lakas ng yung kuryente, nag-spark siya, pack. Yun, yeah, sira talaga ito. So, wala tayong magagawa dyan, kundi palitan itong stator. Papalitan natin ng bago ito. Bagong stator. Ngayon, hanap ako ng mga stator dito kasi meron naman ako. Hanap lang ako sandali kung meron akong makikita dito sa aking mga ano gamit dito. Hanap lang ako para tingnan natin kung meron tayong may ano, may papalit. Kasi dapat ganito rin kalaki. Yan, ganito din siya kakapal. So, maliit. Kailangan mas makapal pa. So ito, tumukban natin to. So ito. Okay, mukhang okay to. Ito. Bukan natin. Kailangan magkasing kapal kasi, yan o, parehas lang kapal niya. Ang titingnan ko na lang yung butas. Dapat eksakto yung butas ng rotor. Okay, ayos na ayos. Ito, ipapalit natin. Okay, papalit natin ito. Ang gagawin lang natin, okay pa naman yung ano niya, o. Oh. Yung bushing niya, ang kinis pa. Wala pang halos tama. Kasi bagong araw to, ang problema lang, overheat. Lilinisin ko lang. Lilinisin lang natin kasi marumi. Tapos ikakabit natin ito. Tuturuan namin kayo kung paano pag-wiring nito, itong bagong stator. Lilinisin lang natin. Okay, so nilinis na natin ng brush. Tanggal natin yung medyo mga dumi-dumi niya. Ngayon, gawin natin. Buhuin na natin. Lagyan na natin itong bagong stator. So, kung paano natin kinalas, di ganun natin din ibabalik. Ayan, pag ganun. Ayan. So, ganyan. Ayan. Okay. So, tingnan lang din nyo. Tapos ito, balik natin. Ayan. Spacer nya. Kasi okay pa naman kasi bago pa nga. Okay pa yung langis nyan. Okay pa yung bushing nya. Tsaka yung shafting kita, makinis pa naman. So, nangyari lang, pumutok. Pumutok yung mga linya nya. Yung copper wire na maliliit sa loob, yung coil. Pagputok nya, yun. Wala nang linya, hindi na nakakarating yung kuryente. So, may nakakarating na kuryente pero hanggang doon lang sa may putol. Eh, delikado yun. Delikado yun. Kasi hindi nasira yung thermal fuse eh. Hindi pumutok yun. Hindi yung thermal fuse ang pumutok. Kasi minsan yun ang pumuputok. Malakas din kasi pumutok yun. Thermal fuse. Kaya hindi yun nasira. Nasunog yung ano, coil. Ayan, lagyan natin yung so ganun, ang pagto-troubleshoot ganun. So talagang titignan nyo hanggang dun sa loob ng kakalasin nyo ito, makita nyo yung pumutok. Pero minsan sa cord lang pumuputok, pero ito hindi talaga sa cord, sa mga linya lang pumuputok, sa loob talaga pumutok. Ay, delikado kasi, nakatakot pag pumutok eh. Ibig sabihin kasi nyan, malala ang problema niyan. Maaring maging dahilan niyan ng sunog. Kaya kailangan ma-remedyohan agad. Huwag nyo nang gagamitin pag may pumutok. Gawa nyo na agad o kaya gawin ninyo. Kung hindi pa nyo kaya, di pagawa nyo na.
Kaaralan nyo yung mga video ko. Marami akong video. Marami kayong matututuan. Dati nanonood lang din ako sa mga tutorial. Hindi naman ako nag-aral sa anumang paralan tungkol sa ito sa paggagawa ng electric pan. Experience lang. So, isang linggo lang. Magawa na ako. Nakakagawa na ako kasi basic lang naman. Isang linggo, dalawang linggo, isang buwan. So, may nakakasira din ako nung una. Pero dahil sira naman yung pinapagawa nila, wala naman problema. Sabihin ko lang na ako, wala nang remedyo. May remedyo, kaya malaking gagastusin nyo, magpapalit tayo ng ganito, ganyan, ganyan. Sira naman kasi papagawa sa inyo. Kung hindi mo magawa, hindi, wala naman problema, sira naman yun. Pwede naman yung sabihin sa iba muna paggawa kasi hindi nyo kaya. Kaya paggawa nyo muna sa iba, patungan nyo nalang ng konti. Hanggang hindi pa kayo natututo. Di ba? Ano mga technique? Hanggang sa kayo nalang gagawa. Kasi alam nyo na. Petan natin ito. Ayan. Ayan. Okay. So, ayos. Ayos, oh. Ngayon, i-wiring natin. So, tingnan muna natin itong capacitor kung hindi nagka-problema kung malakas pa. Dapat malakas pa ang palo nito. Ginagamot ko dito ay analog. Sa times 1 din. Sa dati, times 1. Tingnan natin kung malakas pa yung palo niya. Dapat pumalo siya na malakas. Mga ganun man lang, oh. Palo niya. Okay. Subukan natin. Ah, malakas. Kasi may ano itong kuryente. May kuryente ito sa loob. Nako. Arang sira itong. Ah, malakas pa. Okay pa itong kapasitor. Ayan o. Oh. Okay pa. Baliktaran ng pagtetest niyan. Ayan o. Oh. Baliktaran. Pagtetest. Ah, lakas pa o. Oh. Lakas pa to. Pwede pa to. Ayan o. Oh. Lakas pa siya, saka gagamitin natin. Okay, so lagay na natin sa ano niya, stand. Ito yung stand niya. Lagay natin. Okay. Mayroon itong spring yan. Ipapasok nyo lang dun sa butas na spring. Pasok nyo lang. May butas siya, yan. Tapos lalagyan na natin yung ano niya. Screw niya rin eh. Yan. Yan. So ganyan. Tapos turuan namin kayo mag-wiring. So yung wiring niya ay na pumasok sa loob. Nahila. E, balik tayo. Ah, sa bagay may dun na lang natin sa ilalim na pumasok sa loob yung wire. Ano ulit natin. Labas ko lang, pumasok sa loob eh. Pumasok, ayun oh, pumasok sa loob, kailangan may labas. Yung wire na ito oh. So, pasok na lang. Labas natin ulit doon. Wawiringan natin to. Yun. Okay, yan. Pumasok sa loob eh. So, balik natin na dati. So, ayusin natin mamaya ito. So, ito oh. Tapos pasok natin dito. Ayan. Okay. Ayan. So ito, pwede naman ilagay nyo dyan, pero hindi aabot. Papasok nyo ito, hindi aabot. Oh. So kung hindi aabot, pagpuputol din kayo dito, dito na lang. Dugtong na lang natin dito. Ayan. Dugtong na lang natin dito. Ngayon, tignan nyo kung paano magdugtong. Hindi kasi hindi pare-pareho ang kulay niyan.
Huwag niyong ano, huwag niyong pagdudugtugtugtugin dahil magkakakulay. Hindi, iba-iba yan. Turo namin kayo kung bakit. Una, dapat alam natin dito yung 1, 2, 3, tsaka yung common. Una natin alamin yung common. Yung linya na hindi dumadaan ng switch. Tsaka susunod natin yung 1, 2, 3. Kasi yung linya na hindi dumadaan ng switch. So lagi, sa continuity lang. Continuity kayo pupunta times 2. Times 1, times 10. Digital naman, doon kayo. Lagay nyo sa, ano, sa ohms. Sa mga key. Lalagay natin dito sa ano. So, talupan muna natin to. Magyan, talupan muna natin. Yan, talupan natin. Okay. Alamin muna natin yung common. Kasi itong mga ganitong rewind na, ang common dito ay green. Common, yung ito yung dilaw, capacitor. O, din natin lalagay sa capacitor. Itong puti sa 1. Itong itim sa 2. Switch 2. Itong pula sa switch 3. So, una natin yung common. Paano malalaman yung common? Okay. Dapat ito, walang naka, no? Wala siyang naka ganun. So, hindi ka dapat naka 1, 2, 3. Paghahanapin yung common, dapat. Tapos, okay. Walang ano ha, hindi naka 1, 2, 3 ha. Lagay natin sa isang, ano, linya dito sa plug. Yung papalo dito, yun ang common. Yan, yung papalo dito sa apat na linyang ito na pag dinigtang natin, tinuktong natin, yun ang common. Pag pumalo na ganun, common yun. Okay, pagka wala, lipat natin sa kabila. Sa kabilang linya ng, ano, ng plug. Tapos, ganun din yung process. Isa-isahin natin. Okay, mukhang ito. O, itong puti. Yun. So, itong puti, yung common. Okay. Ito yung common. Dito tayo ngayon dito natin ngayon lalagay itong kulay green. Kasi yan yung common sa mga rewind na electric fan. Ang gawin natin, putulin na natin ito. Masyado mahaba kasi. Ayan, putulin natin ng mga ganyan lang. Yan. Green ay doon sa puti, yun ang common. Tinesting na natin, di ba? Puti ito. Pag nahanap kayo ng common, hindi dapat naka-switch. Hindi dapat naka-switch sa 1, 2, 3. Ayan. Ngayon, napan naman natin yung 1. Yung 1. Ayan. So, ilalagay uli natin dito. Mag-switch ngayon tayo dito, 1. Hanapin natin yung 1. Switch ngayon natin dito. Para, yun yung linya na makita natin, yung 1. Ngayon, tingnan natin, isa-isahin natin ulit. Dapat papalo pagka nakita natin yung 1. Yun. So, ang 1. Ang 1 ay itong gray. Gray. Ngayon, kahalimbawa, walang palo dyan. Walang palo. Ilipat nyo sa kabila kasi baka nandun sa kabila. Ilipat ninyo. Pero dito may palo. Dito na yan, sigurado na. Yan. Ito yung 1. Okay. Yung 1. Diyan natin ilalagay itong puti kasi ito ang 1 o low. Itong 1 puti. So, ilagay natin. Puti, gray ang 1. Yeah. Ganyan din sa iba't ibang brand ng electric fan. Kailangan yung testerin yung linya. 1, 2, 3 common. Hindi yung dudugtong-dugtong nyo na lang dahil magkakakulay o mali yun. Sisira ang inyong stator dun. Hanapan naman natin yung 3. So dun din sa kung saan pumalo yung ano, dun din nyo lalagay dun. Dito, hindi mababago. Ilagay nyo naman sa 2. Okay? So dalawang linya na lang yung tira. Kaya hanapin natin. Tignan natin sa dilaw. Ayaw sa dilaw. Tignan natin dito sa pula. So, ito, sa pula. Mukhang dito ang 2. Ayun. Sa pula nga yung 2. Kasi pumalo siya rin. 2. So, ibig sabihin, kung ito ang 2, yung linya na dilaw, yun yung 3. Ang 2 dito sa bagong rewind ng motor ay kulay itim. Standard yan, pare-pareho pag sa lahat ng
lahat ng ano, nagitang rewind motor, rewind stator, pare-pareho yan. Puti ay 1, 2 ay team, 3 ay pula, yan yun, pula niya. Common ay green, capacitor ay, so automatic ito yung 3, yung tila, tira, yung dilaw. Ito naman yung kakapit natin pula, kasi ito ang number, ito ang 3, ito ang high 3 sa ano, sa aninipis na ng wire ng ano, ginagamit nilang sa rewind. Halos hihilang hiblan talaga, tipid talaga. Ayan. So dalawang linya itong dilaw, capacitor to. Tulin din natin, sobrang haba. Kahit na baliktaran naman to. Ayan yung capacitor nya. Kahit saan nyo, kahit magkabaligtad ang lagay nyo rito, kaya pares nga siyang dilaw eh. Walang problema. Tapos ito, kabila. Ayan. Ganyan lang ang pag-rewind. Pag-wiring. So ulit-ulitin nyo lang para makabisado ninyo bago kayo gumawa. No? Gawin natin ay sa isa nating tape. Tingnan nyo yung pag-tape. Hindi nyo pwedeng paglapat-lapatin yan. Isa-isa yan dapat. Sa isang tape. Okay. Putol muna kayo para dire-diretso. Bali yan ay 6. Kaya magputol muna kayo ng 6 para mabilis. Sesan natin. Okay, so sesan natin tay-taypan to. Tapos tay-taypan natin ng buo. So detalyado, halos detalyado yung pinakita ko sa inyo kasi ito yung gusto ko makita ninyo. Kahit medyo ano siya, mahaba, pero detalyado naman. Hindi yung daming edit, hindi nyo naman maintindihan. Ayan, so ito, talagang kitang-kita ninyo. So, subscribe lang kayo sa channel ko para dumami na subscriber ko. I-like din ninyo at share para marami ang makinabang. Yeah. So, ang gagawin lang natin, testerin lang natin. Okay. Testerin lang natin. Okay, kung may linya na siya. Kasi kanina, walang linya, di ba? Dito. Ayaw mag-ano kanina. So yan, kanina wala siyang palo, di ba? So, subukan natin ngayon. Tignan natin. So, lagyan natin sa 1. Oh, so meron na, di ba? 2. 3. Meron na. Okay. So, gusto ko lang i-sure kung okay yung wiring natin. Kaya, mas perfect gamitin para sa akin ang digital. Kasi nakikita ko yung number ng reading. At doon madidetermine ko, malalaman ko na okay yung wiring natin. So lagyan din nyo na sa mga continuity. Ginagamit ko ay 20K. Lagyan natin sa 1. Okay, 40. So 40 yung reading niya sa 1. Dapat yung 2 mas mababa. Okay, 36 mas mababa, ano? Dapat yung 3 mas mababa rin ang reading. Lagyan natin sa 3. 32. So okay. Mukhang okay yung ano natin. Wiring natin. Ngayon, ang gawin natin, subukan lang natin na. Subukan lang natin na ano. I-testingin. Pero, lagay ko muna to. Sa may, lagay ko muna.
para sa swing niya ito, para mag-swing. Pag hindi kasi ito nakapin, natanggal, kaya hindi magsiswing ng kaliwat kanan ang electric pan. Okay. Minsan, ayos na. Ngayon, try natin na i-ano, saksak ngayon. So ito, saksak natin. Tapos subukan natin sa 1. So yan, okay na. Ikot na siya. 2. 3. Oh, ayos. So ang gawin natin, ilagay natin sa ano. Ayan, okay na siya. Oh, ginanon ko lang para mag-swing siya. So, ibig sabihin, nag-swing din siya. Okay. Ang gawin ko lang, lagyan natin itong mga kinalas natin kanina. Para may lagyan natin yung LSC, tignan natin kung ano siya. Malakas siya, bumatak, malakas siyang umikot. Marami akong video, panoorin ninyo dun sa channel ko. Buksan nyo yung channel ko, yung profile ko, yung channel ko sa YouTube. 70 mahigit na. At nagdadagdag pa ako. Marami kayong matututuhan dun. At, pwede kayong mag-repair din. Pagka natuto na kayo. Pagpraktisin nyo muna yung mga sarili yung electric pan ng mga kapamilya nyo, kaibigan nyo, kapitbahay ninyo. Sira naman eh. Subukan lang ninyo. Gagayahin lang yung napapanood nyo. Pero kailangan manood kayo dun sa pagkakatiwalaan nyo. Hindi yung may channel lang, pero hindi naman talaga siya nagagawa. Nagagawa-gawaan lang para may maipalabas. Ako hindi. Pakita ko sa inyo ang gamit ko. Ayan oh. Gumagamit, gumagawa talaga ako. Oh. Kasi meron dyan di man nagagawa talaga, magawa lang kung kunwari ng nanonulad lang ng video. Delikado yun pag ginaya niya yung ganun. Eh ito, kita nyo, step by step talaga yan, buhat dun sa formero. Paano mag-check na sira hanggang sa matapos. Saan? Ayan, okay na. So, subukan ngayon natin. So, usap natin. Natin. Tapos, ilagay natin sa 1. Ayan. Ayos. Napakalakas. Okay na, okay na. Pwede nang kunin ang may-ari yan. Kita na tayo ng mga 200 dito. Labor at piyesa na. May piyesa tayo sa ating binili. Kita nyo, wala pang isang oras yan. Kumita na tayo ng 200. Kaya malaking kitahan dito. Lagyan natin sa 2 and then 3. Subukin ko yan panda rin ng isang oras. O may higit pa. Tingnan ko kung ano yung magiging, para confident tayo na yun bigyan sa may-ari. So salamat ulit at subscribe kayo sa channel ko, like at share din nyo ang aking channel. Next time ulit.